good day mga kasari. Welcome back to our YouTube channel at welcome ulit sa aming muntin tindahan. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay yung mga importanteng bagay na dapat mayroon dito sa ating sari-sari store. And tip naman para sa mga bagong magbubukas pa lang or kabubukas pa lang ng kanilang sari-sari store. Siyempre, unang-una ay kailangan natin ng calculator. Ang pagkakaroon ng calculator ay napaka-importante sa isang tindahan dahil lalo na kung marami ang bumibili. Kaya nga, dahil maliit o malaki yung binibili ng ating mamimili, ay mas mainam ay nakahanda tayong calculator para iwas dito, lalo na kung marami bumibili, para mas mabilis tayong makapagsukli. So, ginagawa ko ngayon, maliit o malaki, ay ginagamit ako ng calculator para iwas abirya na rin and para safe tayo. Ayan, mga kasari. At ang susunod natin, mga kasari, is partner ko na siyang ibibigay dahil kapag meron ka ng isa, ay kailangan meron ka din ng pangalawa. Susunod natin bagay ang ballpen at ang ating sulatan o yung notebook. So, mga kasari, meron ako dito, bumili talaga ako ng sadyang ganito. Yung kung makikita nyo yung sa mga bangko na may pinagtutusukan, ito talaga yung binili ko kasi nga madalas nawawala yung aming ballpen. Kahit yung ginagamit kong tali na normal tali, mga straw or kahit anong tali, is nawawala pa rin. So, bumili talaga ako, no? Talagang ganito, yung ginagastos lang talaga. So, ayan. Hindi na siya nawawala and pagkailan ko siya is meron na talaga dito agad. So, ayan. Next naman is marami akong example ng mga sulatan dito. So, unahan muna natin dito sa pinakamalaki. Ito ang ang sinusulat ko naman dito ay ang aming daily sales. So, every morning, tsaka ako nagpilan ng daily sales namin. And, ayan, sinusulat ko siya. Para may record ako, makita ko kung kailan matumal, kailan okay lang yung benta, or kailan malakas. And, ito namang isang record book pa is para doon sa mga utang, sa may mga kulang, at sa mga hiram na bote. So, ito yung ginagamit ko. And itong notebook na to, maliit na to, is bigay lang naman to ni Palmolive, free lang siya. So, ginagamit ko to minsan kapag may mga kailangan bilhin or mga may running out na, mga ganun. So, para may notes ako kung ano yung mga kailangan ko ng bilhin. Ito, sticky note. Gumagamit ako paminsan-minsan kapag may kailangan ko i-note dito or kailangan ibili na ko sa asawa ko, lalo na or kung may mga bagay na dapat hindi makalimutan or kailangan may payment ako today, ayun. Nagamit ako nito para mas madaling makita kasi colored siya. So, ito naman guys is blank receipt. Ito mga kasari is natira ko lang doon sa dati nung nag-online selling pa ako. Ayun. Manual receipt siya. Ito yung binibigay ko kapag nangihingi sila ng itemized na listahan. And yung iba naman kasi is may pinagagamitan sila na kailangan para may file silang resibo. So dahil may natira akong ganito, ganito na lang binibigay ko para mas presentable. Kesa dun sa plain na papel lang, tapos isulat mo lang yung item doon, yung amount, tsaka yung total. So ito, mas magandang tingnan. Lalo na kung may pagagamitan, kung kailangan nilang ipasa talaga yung binili nila. So ayun, next naman natin mga kasay is, dati, ang ginagamit ko lang is marker pag naglalagay ako ng price. And ngayon, nag-provide na rin ako ngayon ng price tagger. So, mas mabilis kasi ito. Parang baril ka lang ng baril. Kapag na-set up na dito, madali naman siyang gamitin. So, yun, mas madali ito and mas presentable din. Kaya, nag-provide din ako nito. And ito, ginagamit ko pa rin naman siya paminsan-minsan. And ayan, tuloy niya. Yung mga ganito yung mga box, nilalagay ko siya ng price para hindi lahat ng item is nilalagyan ko. And yung iba din dito, yung mga area dito, yan, nilalagyan ko yan kasi minsan out of stock na pag naubusan na, tulad na out of stock na, hindi ko na maaalala kung ano yung item na nandun sa pwesto. Pero alam ko, merong wala. Pero hindi ko siya minsan maaalala. So para mas madali kong maaalala o madali kong malaman kung ano yung wala na kami, is ayun yung ginagawa ko. Yung ganitong yung ganitong tape na nasusulatan, yun yung ginagamit ko para sulatan ng marker. Kaya para naman hindi maging dugbit yung ating plywood ba yan, yung pinagpapatungan natin, kaya ginagamit ako ng ganong tape. So ayan, kung makita, kung mapapansin nyo dyan, meron pa yung mga
sulat-sulat sa kanilang mga box, yung iba din, yung mga ibang area pa dyan, pag nagka-time ako, ituturo ko ulit kayo kasi may mga binago na ako ng ayos yun sa aming tindahan. So, next naman ay itong stapler. Itong stapler, mga kasari, is ginagamit ko dati sa pag kabit ng mga chicherya kasi totaling straw lang yung aking ginagamit na kailakabitan ng mga chicherya kaya stapler. And then ngayon, bali, meron akong hanging strip. Kung may napanood pa kayong vlog ko, ibinlog ko yun nung nagkaroon ako ng hanging strip. Kasi nga mas kaakit-akit, mas presentable, mas nakikita ng mga customer natin kung ano yung mga iba't iba nating chicherya. Kaya gumagamit na ako ngayon ng puncher na pambutas para sa aking chicherya. Next naman natin, mga kasari, ay gunting. Alam nyo ba, mga kasari, is tatlo yung gunting namin dito sa aming sari-sari store. Pero madalas ay hindi pa rin namin makita. Pero importante na lagi tayong may gunting sa ating tindahan. And actually, mga kasari, dito sa aming tindahan is yung eto na lang yung mga kailangan natin gupitin. Yung mga shampoo, conditioner, ayan. Tapos yung mga ilang condiments dito sa may harap kasi gabandang sa likuran. And dyan sa mga gilid is talagang ginugupit ko na yan kapag dinidisplay ko para mas mabilis at mas madaling makuha kapag mayroon ng bumibili. Susunod naman, mga kasari, is itong mga pambukas natin ng soft drinks. Ayan, kailangan may ganyan tayo. And ito, ayan, kita nyo. Nakatali din ito dito sa harap ng aking tindahan kasi nga dito naman madalas ginagamit dyan sa pinakaharap. Kaya dyan ko na siya tinali. Kasi before, yung gamit kong pangbukas ng mga soft drinks is yung kasama yung pangbukas ng mga pangdelata. So, madalas, nawawala yung, nawawala yun. Kasi nga, minsan gagamit din sa loob ng bahay. Or minsan nagkakayod ng buko. Ayan, yun kasi yung gamit ko dati. So, pinalitan ko para hindi na siya patanggal-tanggal ito. Or parang wala-wala yung ating pambukas ng soft drinks. Siyempre, nakakaya kasi sa ating mamimili kapag naghihintay sila. So, ayan. Next naman, syempre, gumagamit tayo ng susi, padlock, para sa ating pangsara dito sa ating tindahan. Padlock dito sa pintuan. Ayan, hindi yan mawawala sa ating tindahan. And yung next naman natin is optional lang. Optional lang ang pagkakaroon ng money detector. Kasi mga kasari, meron namang mga katinder at katindero natin dyan na marunong namang tumingin ng peking pera or totoong pera. Kaya hindi na nila kailangan ng money detector. Pero akong mga kasari, marunong na ako kahit paano tumingin ng pera kasi ilang trabaho na rin yung naging cashier ako. Naging cashier na ako sa KFC, sa isang hospital, tsaka sa isang shawarmahan. So, puro cashier yung trabaho doon. And tinuturuan naman kami kahit paano talaga, kung paano talaga mag-receive ng pera para hindi tayo mapeke. Lalo ngayon, mahirap na ang panahon talaga yung mga kasari kasi laganap na talaga yung mga peking pera. Pero sa awa ng Diyos, at sana naman ay wag, ay hindi tayo maka-experience ng ganoon. Kasi syempre, konti lang naman yung tubo natin dito sa ating tindahan. So yun, next naman is optional lang din kung gusto nyo lang din. Pero importante pa rin na magkaroon tayo ng CCTV. Actually, yung mga kasari, yung aming CCTV is mura lang naman namin nabili sa Lazada or sa Shopee. Meron ito. Yung gamit lang namin is yung CCTV bulb. So yan, nasa 600 pesos lang yung bili namin dyan. And meron kaming dalawang CCTV. Meron dito sa mismong bintana ng tindahan and meron isa sa labas. Para in case ay meron tayong babalikan or pagbabasihan kung may concern tayo or concern yung ating mamimili. Kung kulang yung sukle, kulang yung nabili, ayan. Kung nagsoli ba ng bote, ayan. Minsan nagre-review din kami ng mga ganyan, mga kasari. Ayan lang, mga kasari. Pa-comment down below na lang kung may mga bagay pa or mga importanteng bagay pa na dapat meron tayo sa sari-sari store na hindi ko nabanggit. Ayan, and please pa-follow na rin sa aming Facebook page. At sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon. Sana ay may na-share ako sa inyo, mga kasari. And see you next vlog!